Takte, may kailangan pa. Pero, tinatamad ako. Ay, layusin ko. Nagawa mo. Sa journey ko ng depression na to, ang natutunan ko talaga, hayaan mo lang na tumulo yung luha mo. Bakit? Kasi, kapag pipigilan mo yan, anytime, babalik at babalik yan. What's up? What's up? What's up mga ka-encovivers? At nagbabalik na naman ang iyong future doctor in a house with another VIDEO. At kung bago ka pala sa channel na ito, hi, ako nga po pala si Mary Jo B. At pinutin mo na yung mahiwagang subscribe button dyan sa baba at i-click mo na rin pala yung notification bell para ma-inform ka or ma-notify ka kung nagpost ako ng bago kong video. Oh, yun na nga guys. Sobrang sorry po. Dahil po, sobrang tagal ko hindi nakapag-upload since nung nag-upload ako nung latest video ko. Kasi nga po, maraming mga bagay-bagay na nangyari ngayon na hindi naman inaasahan. So, sorry din sa face, sa mukhang yan, sa breakouts ko. Kasi nga po, hindi parang nabigla yung mukha ko sa mga nangyayari ngayon. And yun, sa mga friends ko dyan sa Facebook, nakikita nyo naman po siguro yung my disco pati sa Instagram. And yun, sobrang pinapasalamatan ko po lahat sa lahat ng family, sa lahat ng friends, sa lahat ng mga taong nandyan po para sa akin nung time na nagka-problema ako. And sobrang thank you po dahil po isa po kayo sa nagpa-lift up sa akin. Isa po kayo sa mga taong pinaramdam sa akin na dapat hindi ako magpadala sa emosyon, na dapat hindi ako magpadala sa depression, ganun. So yun, bakit ko nga po pala na-open to? Sa mga araw na napagdaanan ko sa mga problemang to, pag-uusapan natin ngayon kung paano ko nalabanan ang depression. Mga past stories ko sa Facebook, makikita nyo naman na parang saya-saya ko, nakain ako ng kain, di ba? Well, ganun naman tayo mga tao eh. Parang ayaw natin, parang minsan kasi gusto natin sa sarili natin na tayo-tayo na lang, sarili na natin yung problema natin. Kasi kung i-share pa natin sa iba, may tendency na i-judge ka nila, may tendency din na i-chismis ka nila, may tendency din na wala lang, para makikibalita lang sila sa'yo, and at the end, kapag na-open up mo na sa kanila, wala na, iiwan ka na. Para nakikismis lang sila sa buhay mo kung ano nangyari sa'yo. Mga ano, sa mga nag-chat sa akin dyan, ate, okay ka lang ba? Be, okay ka lang ba? Ano nangyari? Ano nangyari? Sorry po, kasi hindi ko po masasagot yung mga chats nyo, kasi nga po, masyado pong private yung problem na to, and hindi po siya worth para i-share. Basta po, yun. Baka kasi kapag i-share ko to, makakabot tayo sa tulfo nang wala sa oras. Oh my God! No! Habang pag-uusapan po natin ngayon kung paano ko po na-survive itong depression na to, syempre, ang content po natin ngayon is mag-makeup po ako ng glow up from depression. Na nga guys, habang mag-makeup po ako, is pag-uusapan po natin yung mga ways, yung mga paraan, kung paano ko po na-survive itong depression, which is sa karamihan, maraming hindi nakaka-survive. And sobrang proud ako kasi hindi ako naglaslas. Hindi po. Hindi po. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako nag-suicide or whatever. Kasi kitang-kita nyo naman, buhay na buhay po ako. So, ayun po. Hindi na ako paligaligoy pa. And let's start. Siyempre, sisimulan natin ngayon sa pag-primer. And ito po yung LA Girl Pro Pep HD High Definition Smoothing Face Primer. And ito po siya. Habang ina-apply ko po itong primer, unang-una po na na-survive ko yung depression is review. The word review. Oo, hindi lang tayo sa school nagre-review. Hindi lang tayo nagre-review para sa grades. Nagre-review din tayo sa buhay. Kumbaga, isipin natin kung bakit ba nangyari itong problema ko? Bakit ba dumating yung problema na to sa buhay mo? Di ba napapatanong tayo na gano'n? Bakit ako? Bakit sa amin? Bakit sa akin? Gano'n di ba? Bakit? Basta ang dami natin mga bakit, ang dami natin mga X and Y's, charot. Pero, sa pagbabakasyon ko na to ha, may natutunan ako sa isang lola. Sabi niya, sa lahat ng mga problemang dumarating sa mundo at sa buhay mo, hindi lahat galing sa Diyos. Hindi lahat pagsubok na galing sa Diyos. Dahil meron tayong kalaban, di ba? Demonyo. Kaya dapat, tingnan din natin, i-review natin kung yung problema ba na ito ay galing ba kay Lord o galing ba sa demonyo. Kasi ganito yan eh, para ba natin malalaman kung galing ba kay Lord o galing sa demonyo. Unang-una, masasabi natin na binigay ni Lord ang problemang to kapag merong solusyon. Oo. Kasi hindi nagbibigay si Lord ng mga problema at pagsubok sa buhay natin kung walang solusyon. Pero, kung merong problema na dumating, tapos wala ka talaga makita ng solusyon kahit saan mo tingnan, kung gagawin mo ng solusyon, magkakaroon ng mga problema, merong madadami na ibang tao, yun na yung hindi galing sa Diyos. So, tingnan natin. So, review. Isipin natin kung bakit nangyari, kung saan ba galing, para alam natin kung anong gagawin natin. So, let's move on to the foundation. And yung dating foundation na naman, Ever Bilena Liquid Foundation in the shade Porcelain.
Yan guys, hirang kita nyo na yung mukha ko. Punong-puno ng dots ng foundation. And itong foundation para sa akin, it symbolizes the people who help you. Yun yun. Ngayon, itong mga to. Kunya, diba? Kitang-kita nyo yan. Or itong, ano ng pimples ko. Pag kunin natin to, silagyan natin dyan. Diba, maka-cover up niya. So, yun yung mga taong nasa paligid mo. Hindi natin alam na maraming mga tao dyan, yung mga yan. Hindi natin alam na maraming mga tao dyan na pwedeng makatulong sa'yo para labanan yung mga scars mo. Yung mga scars ng problema mo, mga scars ng hinanakit mo. Yung mga yan, kayang-kaya nilang takpan yung mga problema mo. Paano? Hindi yung takpan na, ano ah, yung in a negative way. Pero yung tatakpan nila na papasayahin ka, napapakainin ka, ililibre ka nila para lang matuwa ka, bibigyan ka nila ng mga foods na favorite mo, yung mga tao na kakakilala sa'yo at handang tumulong sa'yo. Ganun. So, yan yung mga taong dapat mong kakaibiganin at dapat mong hanapin. Yung mga totoo, handang tumulong sa'yo, yung mga taong tanggap ka kung sino ka. Pero syempre, as a person, give and take din yan. Kung gaano ka nila tinanggap, dapat ganun mo rin sila tanggapin. And instead na plastikin mo sila, dapat tulungan mo rin sila. Maging totoo ka rin sa kanila. Give and take lang yan. Blessed ako sa mga taong mga ano, nandyan para sa akin, yung mga friends ko na nandyan para sa akin. Sobrang blessed ako kasi tama yung mga kaibigan na napili ko. So, second thing pa pala kung paano ako naka-survive ng depression is reflect. Diba, una review. Na-review mo na yung mga ano, yung mga reasons behind it, kung bakit nangyari, ganun. So, mag-reflect ka na. Mag-reflect ka na kung anong mga dapat mong gawin. Mag-reflect ka na kung bakit ba nangyari yun. Meron ka bang nagawa? Or meron, parang nakarma ka ba? Or whatever. Kaya instead na i-blame mo na lang yung problema sa sarili mo or sa mga ibang tao or kay Lord, mag-reflect ka na lang. Throughout the journey na nilalaban mo yung depression mo, isipin mo yung mga lessons na nakuha mo. Ganun. Kasi ako, ang lesson na nakuha ko, ano eh? Walang mangyayari sa akin maganda kung isisisi ko lang to sa ibang tao. Ganun. Parang, ang lesson na natutunan ko is yung love myself. Yun din lang. Love myself, tapos isipin mo rin yung mga tao na nagmamahal sa'yo. Yung mga lessons na yan, pwede mo siyang magamit in the future at pwede mo rin din siyang i-advise sa ibang tao na nakaka-relate ka, na nararanasan nila. Bilang nakakatanda sa isang tao or mas nakakabata sa isang tao, kayang-kaya mo rin sila matulungan through advice. Next po is concealer at gagamitin po natin itong ano, Maybelline New York Fit Me Concealer in the shade 25 medium. So tatakpan lang po natin yung ano, yung naipon nating eye bags na iniiyak-iyak ako. So yan, konti lang. Hindi. Konti lang. Yan. Tapos yun, takpan na rin natin itong mga ano, marks na hindi na na-cover up ng foundation. Yan. So, third nga pala na ginawa ko para maka-survive ako sa depression is remove. Ayun na nga, parang ginawa din to. Parang dito, tatanggalin natin yung mga, ano, yung mga eye bags, yung, ano, yung dark spots, tapos yung pimple marks. Tatanggalin natin yan. So, ganun din yung ginawa ko. Tinanggal ko din. Nag-remove din ako. Ano rinemove ko? Rinemove ko yung mga negative na tao. Lahat ng negative. Negative thoughts, negative people, negative conclusions, negative perspectives. Lahat ng negative tinanggal ko. Kasi kung hindi mo talaga tatanggalin yan, kakainin ka. Lalamunin yan ng puro kalungkutan yan for sure. Siyempre, wala na eh. Nagpalamon ka na sa mga negative thoughts eh. And sabi nga nila, hindi ka mabubuhay ng masaya. Malamang, hindi ka talaga mabubuhay ng masaya kung puro negatibo lang yung nasa isip mo. Kaya dapat i-remove mo rin yung mga negative na yan. May mga negative na ano dyan, na influencers dyan na sabi nila na, sige, ilak-plak mo na yan. Sige, ganito, ganyan. Mag-drugs ka na lang, ganito, ganyan. Wag. Hindi yan solusyon. Siguro, may mga taong ano, nagwawalwal or may mga taong umiinom kasi gusto nila ilabas yung problema nila. Pero na-depende rin yan sa tao. Kasi at depende rin yan sa problema. Minsan din, kailangan din iwasan yung mga ganun. Kasi nga, sabi nga ni Duterte, huwag mong susubukan, masisira ang buhay mo. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Sa sobrang kina-allergy ko po na luha, hindi lang po ako nagbe-breakouts, kundi nagbe-bloat din po yung mukha ko. Kaya para ako nananaba na hindi naman talaga ganun. Takte, pwede lang pa. Pero, gulo. Tinatamad ako. Yung kilay ko ngayon, sinundan ko lang po yung line and yan po yung wala pa, ito yung meron na, so parang natural looking lang, diba? Ito yung pinatayo ba nila? Ayan. Gagamitin ko po itong Nichido Eyebrow Gel and yun po yung magpapatayo dito. Ayan, para natural looking lang siya. Kasi sabi ko nga, hindi naman kailangan lahat peke. Dapat matutunan din natin maging ano, totoo. Totoo sa lahat ng bagay. Meanwhile, I think I'll go with the ano na lang, pink. Pink and gold. Pink, violet, pink and gold, ganun. Kita naman po siguro yung pagka-double lid ko. Yan po yung magaan na mata ko. So, yan, hindi siya kaya tignan sa
Mata, pero hindi ko kasalanan galing ako sa depression, ha? So we're gonna go with the, ano, violet. Tapos lagyan natin dito sa may outer corner niya para from light to dark. The fourth R is restart. Kung imbis na isisihin mo yung sarili mo, mag-restart ka na lang. Mag-restart ka with the people who helped you. Pero unang-una, mag-restart ka muna sa sarili mo. Siyempre, improve. Mag-restart ka muna na mag-move on. I-improve mo yung sarili mo. Ganon. Tapos, isipin mo yung mga ano, yung mga pwede mo pang magawa sa buhay. Gusto mo mag... Ang goal mo ngayon this year is mag-lose ka ng weight. Ganon, tulad ko. Punta ka ng Baguio, punta ka ng ibang bansa. Wow, may pera, sana all. Ganon. Kasi yung mga ano, yung mga gusto mong gawin sa buhay, yun yung gawin mong ano ngayon. Yun yung gawin mong inspiration ngayon. Ganun. Para mas ma... Ano mo yun? Yung parang mas maganahan ka pa na mag-restart. Ganon. Tapos, live your life to the fullest. Kasi nga, life is short. Kaya, don't forget to restart. Magsimula ka ulit. Kasi kapag nagsimula ka ulit, marami ka pang mga magagawa, mga hindi mo nagawa before ka nagkaroon ng problema. Matuto ka rin na mag-blend. Makipag-blend ka sa mundo. Makipag-blend ka sa mga tao. Kasi kung hindi ka magipag-blend sa mundo, talagang tatalo ka. Kasi isipin ng mundo, isipin ng mga tao na mahina ka kung hindi mo kaya mag-blend. Diba? Blend means yung makipagsabayan ka, yung alam mo mag-adjust. Ganun. Kasi kung hindi mo alam mag-adjust, talagang dadamdamin mo lahat. Talagang mahuhuli ka sa lahat. Kaya kailangan matuto ka rin mag-blend in. Ganun. So, ayan na, na-blend na po natin ang ating mata. Nalagyan po natin ng gold din para naman masimbolize yung gold as ano. You are worth it. Yun yun. Yun lang isipin mo. Para kang gold, you are worth it. Meron kang halaga. Meron kang halaga na hindi lang kasing worth ng gold, hindi lang kasing mahal ng gold. Mas mahal pa sa gold. Po natin ang gold dito sa may inner core. Isipin natin na hindi kasi nabibili ang buhay. At ang buhay, isa lang yan. Hindi po natin ng eyeliner. Tumaba. Ayan, reconnect. Sabi ko nga, reconnect. Kapag sinabi kasi reconnect, ibig sabihin, maraming tao ang damay dyan. Oo, go out there, wag mong pagbabawalan yung sarili mong lumabas. Lumabas ka, makireconnect ka sa ibang tao. Kung matatakot ka kasi, na makihalubilo sa iba, talagang walang mangyayari sa'yo. Meron din kasi yung mga oras na hindi mo kakayanin yung isang bagay na ma-handle na mag-isa. Kaya need mo rin ng kasama. Huwag na huwag mong pipigilan na dumating sa'yo yung mga tao. Kasi hindi mo alam na yung mga taong yan makakatulong din sa'yo. Noong mga araw na nagmukmok ako sarili ko, sinimulan ko na makipag-usap sa ibang tao. Sinabi ko na may problema ako. And yun, nagbigay sila ng mga advice. Kaya hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali ng inopenan. Kaya parang ang sarap kasi sa feeling na may kausap ka lang yun. Yung nakikikonik ka sa ibang tao, tapos pareho kayo ng interest. Pareho kayo ng gustong topic, ganun, tapos pareho kayo ng prinsipyo sa buhay. Kaya maganda rin talaga makireconnect. Kasi yung mga taong yan, pwedeng-pwede ka nabuhatin pataas. Ito yung ayaw ko kapag nagka-contact lens ako eh. Iiyak muna ako, tapos mamaya okay na. Parang yung buhay lang, ganun. Yun yung the best talaga. Nahayaan mo lang na bumaba yung luha mo. Sa journey ko ng depression na to, ang natutunan ko talaga, hayaan mo lang na tumulo yung luha mo. Bakit? Kasi, kapag pipigilan mo yan, anytime, babalik at babalik yan. Pag hinayaan mo lumabas yung luha mo, masasabi mo na yes. Yes, parang gano'n. Yes, wala na yung luha ko. Tapos na. Hindi na ako mahihirapan. Lalo na ngayon, hindi ko mailabas sa ibang tao yung problema ko kasi hindi siya worth of sharing. Kumbaga, sobrang private ng problema ko. Kaya hinahayaan ko na lang na tumulo yung luha ko. Tapos kaya yun, okay lang yan. Hayaan mo lang na tumulo. Tapos tingnan nyo, mamaya. Or kinabukasan. Sobrang ganda ng feeling na nai-let go mo na yung sakit sa loob mo. Sobrang ganda ng feeling na nakawala ka na dyan sa kulungan ng depression mo. Tapos diba kapag umiyak ka, diba aantukin ka? Yun ang way ni God. Yun ang way ni God para sabihin na, nak, tama na, magpahinga ka na. Sadyang meron lang talaga mga bagay, mga tao, na naninira nung plano na yun. Lalagay po tayo ng kahit konting blush lang. Para ano naman. Para naman, masimbolize na happy tayo, ganun. Kasi hindi lahat ang nagbablush, it means kinikilig. Minsan talaga, kapag nakablush ka, happy ka. Kasi gusto mo fresh ka eh. Gusto mo ipakita sa mga tao na happy ka eh, ganun. So, hindi lahat ng nagbablush, kinikilig. Kasi hindi naman lahat may kinikiligan. So ayan, blush, 3 times a day. So for
for the lips po pala, I use this, ano, Sugar Dolls. Ayan siya. Sugar Dolls in the shade Berry Macaroon. Ayan, ang ganda siya. Nabili ko lang to sa school nun dati nung intrams na, ay, nung foundation namin, IT, 50 pesos lang siya. Ang ganda rin niya, ang ganda rin ang shade niya. Ayan siya, Berry Macaroon. Pero lalagyan natin ito ng, ano, ng lip liner. And, ito siya. Hindi siya patok, pero, yun. Ito lang gamitin ko. Ganda nga po guys, eto na po yung ating final look. Ayan. So, wala na pong suklay ang naganap dito. Tama nga, ayos-ayos na lang po ng buhok, ganito ganyan. So, ayan nga po, no, tatandaan nyo po lagi yung mga tinuro ko sa inyo, yung limang R, which is yung review, reflect, remove, restart, and reconnect. And always don't forget to pray. Never ever forget to pray. And also, never ever forget to love yourself. Kasi nga, oh, bini-bini. Thank you guys so much for watching and hope you like this video. Subscribe, like, and share. Bye! Stay strong mga ka-encovivers ko dyan. Ikaw namang problema nyo, malalagpasan natin yan. Malalagpasan ko, malalagpasan nyo rin. Bye!